Sprinters! Magandang araw sa inyo dyan. Once again, this is Serton and welcome to my channel, Serton Prince. Magtuturo na naman tayo ng konting kalaman, no? Mag-share tayo ng information with regards to printing business. Kung first time nyo po sa channel ko na ito, ay ano pang iniintay? Nandyan sa gilid. Click the subscribe button together with the notification bell para laging updated sa next tutorials. Okay? Now, for today, since napapanahon or laging ginagamit is yung paglalaminate ng kung ano-ano. Ilalaminate yung mga bagay-bagay. Okay, may mga nagtatanong ano daw ang laminating film na magandang gamitin. Okay, may pagpipilian naman po kayo dyan. Usually, ito, may nabibili na laminating film 125 microns. Mababasan nyo naman dyan, ayan o. 125 microns. Ito yung usual na ginagamit. Naka A4 size to for documents kasi na A4 ang size. Now, kung mas maliit, pwede nyo naman itong ikat, no? Ang film kasi is, ayan o. So, pwede nyo siyang ikat into smaller pieces or smaller sizes. Kapag kailangan, katulad yan, yung iba kinakat ko minsan, no? So, pwede mo i-cut into smaller size kung ang ilalaminate mo, lalo na yung mga IDs or katulad yan, yung mga cards. Yan. Now, meron din kasi na nabibili na maliit na size na. Kumbaga, kung ID sizes, meron nang nabibili nakakat na. O, pati yung corners nun, nakakat na. Meron din, ito mabigat. Meron din mga roll type. Ito, nakarolyo. On this one, this is 250 microns. Makapal to. Matigas to kapag nalaminate. So, depende sa paggagamitan nyo. Ito naman, since makapal siya tapos roll type, so kaya nito mahabaan. And kung naalala nyo yung ginawa natin na gumawa tayo ng sariling cutting mat, ito yung ginamit ko doon. So, kung mas mahaba yung mga ilalaminate, mas okay na naka-roll, roll type, instead no naka-A4 size. Depende sa paggagamitan. So, usually dalawa lang naman yan, 125 microns or the 250 microns. Siyempre, mas makapal si 250. Tapos, depende sa size. No, merong ID sizes or card size. Tapos, merong A4 size na naka-ready na. Meron din naka-roll. Okay? So, yun lang naman usually ang ginagamit. Now, pagdating sa settings ng laminator, nag-iba-iba kasi yan. Depende sa laminator. Minsan, luma na yung laminator mo. Minsan naman, bago yung laminator mo. Or depende sa gamit niya. So, ang masasuggest ko po dyan ay lagi kayong magte-test muna. Okay, you have to test the equipment. Pwede naman yan sa bond paper na blanco or any material ang iipit mo dun sa laminating film tapos i-test mo sa temperatures, no? Kapag 125 microns sa akin, no, okay na yung 140, 150 na temperature, degree Celsius, no? Pag nag 250 microns ako, maabot ng 180, 190. Okay, tas balik-balik yung paglalaminate para lutong-luto yung film. Okay, so te-testingin natin ngayon. May example na ako dito wherein maglalaminate ako ng immunization card. Sample lang, no? For sample, for testing. Kinat ko na ito according to the size, no? Siyempre, kung may magpapagawa sa inyo, check nyo rin kung pwede ba i-laminate or hindi. Yung iba kasi nalulusaw yung materials. Okay? So, kinat ko na to. Dalawang film. Siyempre, harap-likod. Ang gagamitin ko ito, 250 microns. So, harap-likod. Ito siya. Pag isa-sandwich natin yung material sa loob. So, sandwich ko siya. Tapos, pasok sa
laminating film. O, lipat tayo dun sa laminating film. Tara, let's. Let's move a little bit dun sa laminating film. Okay, ay sa laminator. Ah, tantanin. Okay, so this is the laminator na gagamitin. Okay. So, sabi ko nga, depende sa setting, no? Mag-test muna kayo para sure. Okay, ito naman, tested ko na sa setting ko. Sa setting ko, currently ngayon, nasa 190 degrees. Hintayin nyo syempre mag-ilaw yung green na ready na siya to laminate. Ayan, ready. Kulay green na. Tapos, syempre hot, hindi naman cold. At lamination, forward tayo pag ganun. Okay? So, testing ko na itong isa. Tatansyahin nyo na lang din syempre yung location for the positioning nung media. Since ito, ibababa ko ng konti dahil ubutasan ko yung ibabaw. Para may makita din natin no, ano yung itsura niya. So, tansyahan na lang to para sa sentro. Okay. Anyway, pwede mo namang i-cut yung susobra, pwede mo namang i-cut afterwards. Dapat lang, no, kapag pag-ano kayo, ayan, no, meron siyang allowance para kumapit yung film sa isa't isa. Mag-ano sila, magdikitan sila. Ayan, no. So, palibot. Okay? Sabi ko nga, afterwards, pwede mo naman siyang putulin or i-cut pag sobra-sobra na. Okay, so naka-ready na to, salang lang, madali lang naman, salang. Ganyan lang siya. Tayo sa kabila, lumabas. Para hindi ka ganun-ganon, ay hindi ka nagkuha, ganun, kuha, ganun. Pwede naman yan, reverse. O, reverse natin. Balik. Ganyan lang siya, hanggang sa maluto. Paano mo malalamang luto? Kapag ang film kasi, medyo hazy or frosty pa siya, medyo malabo, no? Ibig sabihin hindi pa luto, katulad niya, hindi pa to luto, malabo pa eh. Tsaka pag inangat mo ng konti, ayan, hindi pa masyado, malamig pa. Kulang yung temp ko, yung taas ko. Malamig pa siya. Salang ulit, no? Balik-balik lang yan, forward. Hanggang sa maluto. Pag maluto na siya, transparent na yung film. So, makikita mo na mismo yung nakaipit sa loob. At the same time, magdidikit na yung dalawang film na ito, yung pinag-sandwichan mo. Okay, magdidikit na yun. Okay? Okay, or pagluto na siya, ayan o, kita nyo na yung ano, maano na yung details, makikita na, magiging transparent na yung design, o yung film itself. So, solve na to, kakat na lang natin yung paligid, o move ulit tayo, kakat ko. Adjust. Okay, cut ko lang saglit. Now, yung edges, yung edges, okay, yung edges kasi, ano, matalim, no? Matalas, yung, ay, mat, ito, ano bang term doon? Patusok yung edges. So, meron nabibiling corner cutter, ganito, oh, para yung edge niya maging nakabilog na ganon, okay? Kaya lang itong sa akin, sablay na ito eh. Luma na kasi ito. So, testingin natin. Kung gumagana pa.
Ayun, maayos pa naman. Ayun, no? Nakaano na siya ngayon. Katnam. Medyo pwede pa. Matigas nga lang to kasi ang damit ko nga ay 250 microns. So, medyo matigas. So, yung edges niya, okay na. Tapos, kung gusto niyo lagyan ng butas, may nabibiling ganito, puncher, lapad. Palapad yung butas niya, ayun. So, pag pinunch mo to, mas maganda syempre dulo yung nakasagad, medyo sagad doon sa dulo para hindi siya maputol. O kasi mapuputol yung ano eh, pag lagi siya nahatak. Baka tendency mapunit lang. So, sagad nyo ng todo. Medyo gitna natin konti. Yung! Ayun, no? Butas na. Ayan. So, ito lang, puncher na. Na, kung gusto nyo pang butasan yung ibang side, syempre kung ang type ng lace mo is lapad lang na, yung diretsyong ganon. Both sides, butasan mo. Pwede naman, butasan nyo na lang itong other side, no? Kung gusto mo pang butasan. Pero kung hindi na, solve na to. Ah, galing na. So, ganito lang mag-press, mag-laminate. Malaki yung... Now, yung pricing, magkano ang... services pag magla-laminate depende sa materials na gagamitin nyo. Syempre mas mahal yung 250 microns kaysa sa 125 microns yung cost ng material. Ranging 20 to 30 pesos kasi normally or usually dun sa ID sizes kapag nagla-laminate. Tapos yung iba umabot ng 50 to 60 or 70 pesos pag buong A4 size yung nilalaminate. Depende sa area, depende sa location, depende sa volume. Okay, so i-compute nyo na lang po yung pricing ninyo. Okay? So, ganun lang kadali mag-laminate. So, okay? Ng cards or any material na ilalaminate. Magdi-decide kayo kung 125 or 250 microns ang ilalagay. Okay? Approved! Solve na tayo dito, ha? Paano mag-laminate ng any material using your laminator. Mas maganda mag-invest po kayo sa laminator. Okay? Ayan. Mabenta siya ngayon, syempre, yung pag-laminate. Maraming nangangailangan ng lamination or laminating services. Approved! Thank you. Okay na tayo. This is Septon. Kung di ka pa subscriber, click yung subscribe button together with the notification bell para laging updated sa next tutorial videos. Maraming salamat. Bye-bye. Keep safe.